you allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo, and you allowed it because of power. Nainitan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo, ha? Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng vice presidency, ako na president. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, do not. Huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga... yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo, ngayon na. So, ang presidente, o mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez. Nung pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Butuan na ninyo. Huwag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Filipino, butuhin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya, ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati militar. So yun ang ano mo, Mayo, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita lang isang leader nakipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail, sila ni mag, I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung female ano lang yung makalitil yan, nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Pagkatapos inaakusahan kanila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Stabilization, bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubuk? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question. But the military is just listening. Alam, kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Billion ang dumaan sa kamay niya nung mayor pa siya. Matagal yung mayor dito rin. Kagaya ko. Baliktarin mo man ako ng baliktarin. Baliktarin ninyo. Punta kayo sa bahay ngayon sama ko. Tingnan ninyo yung bahay ko. Ayan, napunta lang ng pastor. Nagpa-blessing ako sa bahay ko. Ito totoo ha. Kasi maraming mga church workers na sumama sa kanya. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablessing ko. Ayan si Pastor. Teacher's village yun. Yung ngayon, hindi ako magyabang. Yung kapatid ko nakabili rin ng isang unit.
Ngayon, nung umalis na siya kasi yumama na, binili ko na. Kaya maluag na ng konti. But at the time nag-blessing kami, binili ko yan para sa sarili kong bahay. Ako ha. When I established a family home. Ako. Ang nag-blessing niyan si Pastor. Kayong buhay pa nandyan, sila Ingrid, hindi kami magkasya lahat doon sa bahay nung nagkain kami. It's the same house until now. Sa labas sila nagkain. Kaya ang buhay pa yan, sila lahat. Na ngayon, magpunta kayo sa bahay ko. Marami man tao, everyday maraming tao doon nagpa-picture. Eh, yan yan ang ano ko kung bakit. Nagtataka ako. Hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman dapat ipagyabang yan. But everyday dyan, maingay talaga dyan sa labas. Lalo na yung mga hindi taga Davao. Magpunta dito, magpa-picture lang sa bahay ko. Yung bahay ko ngayon, merong second floor. Maliit lang rin. Para lang, kasi nung nanganak ako, dalawang kwarto lang eh. So nanganak ako, ninihay kami magkasya, yung bata, pati yung asawa ko, yung sa kabila, alang-alang yung mga helper, patulog mo sa labas. Nagpagawa ako ng kwarto. Marami na punta na doon. Mga senador, pati congressman. Ayan o. Prime Minister, rabi. Yung nabili ko, yung original, yung second floor. Yung nabili ko, yung kapatid ko. Yan, yan, yung bahay ko. Pero kung magpunta kayo dyan, kala mo malaki yan, it's only good for about... hindi bagay mo, napatama si Pastor, yung baba niyang bahay na yan. Pati yan, yung bahay na nakikita mo, yung may gate, hindi magkasya ang 10 tao dyan. Taluin mo yung mga tao dyan sa village. Hindi, kaya, akala mo, tignan mo malaki, pero punta kayo. Yung bahay na yan, hindi kaya 10 tao. Kasi kung 6 pinaka. Sala. Sala, kusina yan, pati likod na. Yung second floor, akala mo malaki yan, isang kwarto maliit na yan akin, originally. Nung nag-alis yung kapatid ko, eh, yung mama na eh. Binili ko. Yan ang sala namin. Wala kaming sala doon sa first. Kasi yun ang original na pinaglalagyan namin ng mga bagay-bagay sa buhay. So, I'd like to make a statement to old and sundry that are insinuating that the Dutertes, Inday and former president, are into corruption. You know, you picked the wrong issue. You could have picked any other issues but not this one because you rub us the wrong way because we know them. And the Philippines know them because he became a president. Kaya kayong nag-insinuate na ganito kay Vice President Inday, kay Mayor, You pick the wrong issue. Pick other issues kasi tamla kayo sa tao niya. Hindi kayo mapaniwalaan niya. And look at the way you live. And look at the way the former president live. And Inday. Very frugal, very simple. So, your life tells who you are. Eh kayo, isang taon pa lang, kakabalita na kami. I will not name names. Mga mansion ng mga bahay nyo. Mga billions na yung mga bahay nyo. Then, you are saying things like this insinuating that there is corruption sa dito sa intelligence once ni Mayor Inday, Vice President Inday. You have to pick some other issues to be believable. Not this one. Because diyan kayo matatalo. Walang maniniwala sa inyo dyan. So this is the truth that we are talking about here. It's hard truth. It is very easy to say the easy truth, but very hard to say the hard truth.
But dito sa SMNI, together with the Gikan sa masa, para sa masa, with the President, we are saying the truth that are hard, but they are the truth. So, Link, okay na ba yun? Link, okay na ba yun? Maraming salamat po, Pastor, for the opportunity to ask questions. And maraming salamat po, Mr. President. Okay. Ang susunod natin na magtatanong ay si Ina Mortel ng SMNI. SMNI reporter, nasa ACQ Tower, Makati. Go, Ina. Magandang umaga po, Pastor. And Mayor, maraming salamat po muli sa pribilehyo makapagtanong po sa inyong programa. Ang tanong ko po, Mayor, ay may kaugnayan din po muli sa confidential fund kasi nitong Miyerkules po ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong Isang Bayan sa panguna po ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio kasama ang iba pang abogado upang ideklarang null and void o ipawalang visa po ang EO number 2 o ang Freedom of Information and Joint Circular Number 2015-01 na ginagamit pong guideline sa paggamit ng confidential funds. Nagagamit daw po ito upang ma-exempt at hindi maisapubliko ang impormasyon ng confidential fund. Kaya ito raw po ay unconstitutional. Ano po ang masasabi niyo rito, Mayor? At dugtungan ko na po, gaano rin po ba kahalaga, Mayor, ang confidential and intelligence fund sa overall national security po ng ating bansa na kahit ang ilang civilian agencies ay dapat mong bigyan ng ganitong pondo? Maraming salamat po, Mayor and Pastor. Alam mo, I am very happy that somebody is bringing this issue to the Supreme Court. But wala pa naman na plano pa naman nila or whatever there is. Sabihin ko sa former President, kailangan mo talaga ang confidential. Otherwise, kasi sinabi ko sa'yo, it is an important component in the expenditures of office dito sa executive department. Ang Congress lays down the policy and the law. But the implementation is the executive department. Ano yung batas? Ang presidente, through his cabinet, and down to the mayors and governors, sila yung mag-implement. So ngayon, kailangan nila yung ano ang papasukin nila. Even in the matter of initiating a project, whether it is safe or not, you have to have, in addition to the military and the police, somebody there, civilian, na bayaran mo o bigyan mo ng pundo to find out whether this project would succeed or not. Kung hindi, it would go down the drain. Paputukin lang yan. Ano ba ito? Matatagal ba ito dito? Ganon eh. No, MPA, basta project ng gobyerno. Sisirain. Not really to... It's to discredit government at the expense of the people. Even just a cost, you have to buy information. Oh. Maski na kukunti lang yan down. Yung taga-punerarya, bilihan mo. Ilan bang namatay dito na imbalsamar mo na kalaban ng gobyerno? Kriminal. Ayan, pareho yun sila. Ako, kriminal. Kriminal ka, mag-rape ka ng bata, patayin mo. Then, pasok ka ng bahay, mag-knockout ka, mag-rape ka, tapos patayin mo. What do you think? Ako yung mayor noon. Maligaya ako? So sabi ako, good. So that the police will magtrabaho sila. May trabaho. Is that it?